Nagsalita rin po si PBBM no tungkol sa resignation ng mga pulis. Galing po sa inyong directive? No, we were planning this for a while. Well, let me be very clear. Remember during the campaign, nung tinatanong ako kung ano yung gagawin natin tungkol sa drug war or drug problem, this is it. We approach it in an entirely different way. Alam naman natin na yung problema sa drugs, hindi mangyayari yan kung hindi kasabwat yung mga iba dyan sa pulis. Kaya't kailangan natin tignan na mabuti sino ba talaga ang kasabwat dyan, sino ba talaga ang involved, at sino hindi na talaga pwede magserbisyo dahil associated na sila sa mga drug lord. So that is just like we are just cleansing the ranks and trying to see that, and making sure that yung mga opisyal na natitira sa atin ay maaasahan natin at hindi nagtatrabaho para sa gobyerno, hindi nagtatrabaho para sa ibang sindikato. Wala pa tayo ron. Kasi hindi pa natin na-identify. We are going to form a commission. We ask for the resignation, the courtesy resignations. We will form a commission and we will look into the records of all of the officers as we slowly will reinstate those who are clear, and maybe we will have to decide what do we do with those that are implicated to being involved in the drug trade. So yung siguro yung mga severe cases kakasuhan natin. So we'll see first. We're not yet there. Because the senator is a top-notcher lawyer. He understands we have to build the case. And yung haka-haka lang, chismis-chismis lang, ito involved dyan, dinaanan na natin yan eh, walang nangyari. So tiyakin natin, kung magkakaso tayo, ipapanalo talaga natin at makukulong talaga kung sino man ang mga patunayan na kasabwat dito sa drug trade. So mga kakotsero, si PBBM was referring to the statement of Senator Pimentel. Yan. Ito po yung sinabi niya. Yung the good senator is a top-notch lawyer. Yan. Pimentel hits call for courtesy resignation of PNP top brass parang wala sa lugar. Ito po yung sinagot kanina ni PBBM. Kasi sinabi nito ni Coco Pimentel, parang wala sa lugar kasi hindi makatarungan. Hindi makatarungan yan at saka hindi kinakailangan. Lalo na nawala naman siyang sinasabi na malawak ang kontrol o kontrolado na ng mga drug syndicates or drug lord ang ating kapulisan. Kung hindi naman ganyan ka-emergency situation at sasabihin na mayroong involved, may kakaunting involved o kahit marami ang involved, pero hindi ganoon na kontrolado ang PNP ng mga nasa drug trade, hindi po kailangan ng ganyang malawakang order na parang sino-shortcut na lahat ng proseso. Sabi pa ni Pimentel, si Secretary Abalos, kung meron siyang nakitang report na may mga pangalan doon, di case-to-case basis na tayo. File na po sila ng kaso. Yung mga meron silang ebidensya, kahit general pa yan ng PNP, may punto po siya dyan. Si Senator Pimentel. But ito po ang problema dyan. Hindi lang po kasi si PBBM ang nagsasabi na meron ng mga ninja cops. Pati si President Duterte. Duterte names 5 generals allegedly linked to illegal drugs. Tapos meron pang isa mas bago noong 2021. PNP to look into Duterte claim of generals in illegal drug trade. After going back to the topic multiple times, Duterte said that 9 high-ranking police officials were linked to drug trafficking. He did not reveal their identities or explain why he knew this. This is what weighs on me. I did not know that I was fighting my own government. Who would believe that 9 generals of police were into trafficking of drugs? And because they are policemen,
the charges simply just, you know, disappear there. So hindi lang po si PBBM ang unang nagsabi niyan. Pati po si PRRD. Sinabi rin po yan. But the problem po, mga kakotsero, is that, well, I guess, you know, in my, ako lang naman to, observation ko lang. Siyempre, men in uniform tend to, you know, protect themselves. Protect each other. Pala. Kasi, may ano yan eh, may mga loyalty din yan. Both good and bad. It can work for and against the people. So, yung sinasabi po dito ni Senator Pimentel, na kung merong ebidensya, kasuhan na, baka ito kasi yung paraan na iniisip nila, na naiisip po ng ating kapulisan ngayon. Kasi if you have exhausted all means, kapag pag nagawa mo na lahat ng paraan para mahuli itong mga involved sa illegal drug trade, then, and none of them worked. Walang nangyari. Even with the PRRD at the helm. And baka ito yung ibang strategy na naiisip ng ating Marcos administration. If I remember it correctly, nung una nating pinag-usapan itong call ni Secretary Abalos for a mass resignation ng lahat ng generals at colonels ng PNP, I mentioned na baka ang proseso will be mag-mass resignation, pagka-mass resignation, pag-aaralan yung records, merong five-man team na pag-aaralan yung records, pagkatapos pag-aralan yung records, kapag ikaw ay maayos, ire-retain ka. Kapag ikaw naman ay nakitaan ng pangit, doon ka nakakasuhan. Baka kasi, ako lang naman to, no, nag-iisip lang naman ako as a civilian. Baka lang kasi, ito na lang yung natitirang paraan para makapasok ang internal affairs. Bakit po kailangan makapasok ng internal affairs? Kasi sila yung nag-iimbestiga ng mga kuskus balungos ng mga nasa loob ng PNP. And hindi po sila gumagalaw pag walang complainant or walang cause or walang utos from the top. Diba? In absence of a complainant, baka ito na lang yung natitirang paraan. Utos na lang galing sa ibabaw. O sige, so ngayon meron kang five-man team. Si five-man team, pag-aaralan nila yung records, yung dokumento na ibibigay sa kanila ng PNP. Most probably, this is coming from the internal affairs. Most probably. And hopefully, si internal affairs will have the credibility and integrity. Actually, integrity na lang. Will have the integrity na ilabas lahat ng baho ng mga pulis na to. This whole exercise, ito pong buong exercise na ito ng pagre-resign ng kapulisan, total of 429 PNP generals and colonels, will be for naught, or it will be in vain or walang kwenta kung yung pag-aaralan ng five-man committee ay tampered. Kung yung dokumento mga titingnan nila ay tampered, it's pointless. Walang kwentang exercise to kung gano'n na mangyayari. For show na lang to. Kunyari, nagkaroon ng review. Pero sa totoo, wala lang. Yun. Mas pangit yun. And I'm hoping na their gamble will pay off. Sana po yung kanila pong sugal, kumbaga mag-work. Kasi mga kutsero, so far, 67 na out of 400 plus. 67 generals and colonels na NCRPO ang nag-file ng kanilang courtesy resignation. Sa NCRPO pa lang po yan. Sila po ay nag-conduct ng surprise drug test kanina.
Surprise. I hope it is really a surprise. Sana totoong surprise, no? Pero nag-surprise drug test kanina sa mga PNP personnel. Third level officials of the NCRPO on Friday underwent drug testing after signing their courtesy resignations aimed at eradicating PNP personnel with alleged links to the illegal drug trade. Kung ito ay drama-drama lang, moro-moro, etc., etc., we're wasting taxpayers' money. Kaya po, we are hoping, tayo po ay umaasa na ito po ay isang sincerong effort para malinis po ang ating kapulisan ng mga taong nabahiran ng illegal drug trade. Magsa-shoutout po muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan po, nasa tabi natin. Si Sendwave po ay isang mobile app na pwede nyo pong gamitin para magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang walang remittance fees. Yan po ang pinakamaganda dyan, mga kotsero. At kapag ang isa pa pong magandang benepisyo nito, it transfers your money in real time. Napakabilis po magpadala through Sendwave. At lalo-lalo na po, no, kung gagamit po kayo ng aking promo code, ayan, 10, ayan, no, promo code na Coach Jared, ay makakuha din kayo ng $10 na free credit. Imagine, nagpadala ka na, wala pang remittance fees, meron ka pang $10 free credit sa inyong unang padala. Ang gagawin nyo lang, mga kutsero, download ang app, irehistro sa inyong bank account, at pwede-pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga banko sa Pilipinas. So, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, please use Sendwave for all of your remittance needs because it is free of remittance fees. Bye, everyone. Bye. See you.